What's up? Magandang gabi, mga kaibigan. Gusto ko lang komentuhan na itong kasi sa tingin ko, hindi lahat ng ay Pilipinas o ikaw muna Pilipinas nag-switch na dito kay Robredo. Sa tingin ko, itong isang tulongges lang na to ang nag-switch. Ewan ko kung asa napunta ang prinsipyo nito o asa napunta ang dignidad nito. Kasi meron tayong video nito eh. Okay. Tignan muna natin yung video niya. Ha? Ito muna ang video niya. Yung bago. Ito yung video niya. Ang convener, Dugay Nasad. So, kabaw na mi that we are losing the battle if we're gonna continue under the auspices of Mayor Isko. So since di kagi kami misarang sa mga aktivista tanan sa una, we were in the streets before fighting the dictatorship of Ferdinand Marcos. Of course, we cannot allow the resurgence of the Marcoses to come back sa Pilipinas. So there is a clear and imminent danger nga makabalik sila. So that's why we see yung katuwiran nitong isang tulongges na to is ayaw lang niyang matalo. Kaya magsi-switch ta dito sa akala niya. O ewan ko. Sa tingin ko, ewan ko, magkano ba? Yun lang yung tanong ko dito sa tao na to. Kasi alam nyo, may nakita ko. Kasi wala pang comment ng I Am Pilipinas dito. Wala pa silang comment. Yung last upload nila is 3 or 2 weeks ago. Which is ito, nakita kong video niya na to. Ito, tingnan mo ha. Tingnan nyo. Ito, ibang iba ang sinasabi niya dito sa sinasabi niya ngayon. Ha? Ang sinasabi mo, Nick, nang galing sa tao, no? Mismo from the bottom, yes, nag-clamor. Mismo. Punta sa iyo para mag-create ng, o kaya sumuporta kay Sara Duterte as Vice President. Yeah. You know, Phil, wala namang problema yung Isko-Sara combination, if I get your question right. Wala namang problema. They are both youth. Sinabi na nga ni Sir Nina na they are both in their 40s. And then 18 to 24 composes the big segment of voting population here in the Philippines right now. So I can only surmise that people tend to relate this, the voters tend to relate to this combination. Because, you know, youth usually is synonymous to action, fast action. Because they got the energy, they got the idealism. So, they are both metaphor for action and leadership and Sensya na naputol ah. Pero kitang-kita niya naman, ibang-iba yung estilo niya. Nung medyo okay pa yung utak niya. Pero ngayon yung utak niya, nalagyan na ng ganito, iba na yung pinuputak ng bunganga. So, nananawagan lang ako sa mga, sa isang Pilipinas muna, ikaw muna Pilipinas, I'm Pilipinas, na sana, maglabas na kayo ng video, at please, kundinahin niya itong isang tulongges na to. Please. And sa mga member niya ng I Am Pilipinas, sana kundinahin nyo tong tulongges na to. Please lang. Kasi, ewan ko. Kasi sa tingin ko, siya lang eh. Siya lang yung ligaw eh. Ha? Please sana naman ah. Huwag nyong hayaan yung mga ganitong klase sirain yung inumpisahan ng I Am Pilipinas. Isang tulongges to. Ha? Ito yung ibig sabihin ng walang dignidad, walang paninindigan, walang prinsipyo. Ha? Ito. Ang convener, Dugay Nasad. So, kabaw na mi that we are losing the battle if we're gonna continue under the auspices of... See, we are losing the battle daw. Kitang-kita naman, ha, sa totoong buhay. Ha?
Eh, sa survey lang tumitingin tong isang Tolonges na to eh. Kitang-kita naman. Ha? Sa mga rallies. Ha? At kitang-kita sa Mindanao kung gaano kalakas si Yormi ngayon. Eh anong sinasabi nitong isang Tolonges na to? Ha? So sa tingin ko, ano eh, galaw niya lang to eh. Hindi ako naniniwala na ang buong ikaw muna Pilipinas o I am Pilipinas eh katulad ng sinasabi nitong Tolonges na to. Ha? Sana mga kasamahan dyan sa Ikaw Muna Pilipinas na Isko Moreno, Sara Duterte, eh kundinahin nyo tong isang to. Kundinahin nyo to. Please lang.